So, ito na nga mga farmer, no? Yan. Yan, so mga bagong sisiyaw natin yan mga farmer, oh, yan. Uy, dami na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito, check natin to. Kung may sibol. Yan, so medyo matigas yung mga farmer, bunutin. Good morning mga farmer, kamusta po kayong lahat? So, panibagong araw, panibagong pag-vlog na naman tayo. So, shout out po sa inyong lahat, sa mga kayong sulok na mundo. Ingat po kayo dyan parate at God bless po sa inyo. So, maraming salamat sa inyong suporta na pinibigay nyo sa akin channel. So, salamat sa walang sawang nanonood sa mga videos na in-upload natin. So, mamaya nga mga farmer ay update ko kayo dun sa ating Madrid de Agua na naitanim nung nakaraan. No? So, titingnan natin kung may tubo na ba yung mga naitanim natin or naisidling natin. At shoutout nga pala kay Miss Rafflin Iragel, no? Siya yung umorder sa atin ng 40 pieces na cuttings. Ayun, at naihitid natin yun nung nakaraan sa kanya. At maraming salamat ma'am sa walang sawang suporta din na binibigay mo sa aking channel. Ayan, so ingat kayo dyan parate at God bless po sa inyo. Ayan, so ngayon mga farmer ay pakita ko sa inyo, no? Kasi nga kahapon, meron tayo ditong dalawang inay na naglilimlim, no? At nag-start na silang mamisa. At kanina nga ay na-transfer ko na yung isa. At yung isa ay nagpapatuloy na naglilimlim doon. So may anim na doon kanina mga farmer nung tiningnan ko. So eto na nga mga farmer, no? Yan. Yan, so mga bagong sisiyaw natin yan mga farmer. Yan. So nasa 11 pieces yung bagong sisiyaw natin. Yan, so puro puti tsaka pula. So yung nanay kasi nila ay puti, no? At yung tatay nila ay Rhode Island Red. So titingnan natin kung ano yung maging resulta niyan. Kung malalaki nga ba. So dito yung mga first natin na batch mga farmer, no, lahi ng ating Rhode Island Red. Ayan, so malalaki na yan mga farmer. Yan, nasa 2 weeks mahigit na yan yung mga sisiyaw na yan, no. So pare-paras yung kanilang itsura mga farmer, oh. Yan, malalaki na. So mamaya din ay pakakawalan natin yung kanilang nanay kasi nga medyo okay naman yung kanilang mga anak. At ganyan yung ginagawa ko dito mga farmer para makatipid ako dito sa pailaw. Kasi nga pag hindi natin sinama yung kanilang nanay mga farmer kapag kinulong natin sila ay talagang mamamatay yung mga sisiyaw na yan kasi walang magpapainit sa kanila, no. So yung ginagawa ko 2 weeks to 3 weeks mga farmer ay sinasama ko yung mga inahin nila sa sisiyaw para ang sir ay makaiwas tayo sa mga malaking gastos sa kuryente. Ayan, tapos pakakawalan natin yan, paliliguan at pupurgahin para makapangitlog na naman ulit. So makapagmate na naman sila ulit ng ating Rhode Island Red. So nag-iisap lang yan mga farmer na breeder natin dito, no? Kasi nga yung mga breeder natin na mga native ay kinulong ko muna para lahat ng magiging kalalabasan ng mga sisiyaw natin dito ay sa kanya lahat manggaling at medyo malalaki yung magiging resulta. So ngayon mga farmer ay meron pa tayo dito, no? Yan dito na isang inahin. Yan, so titinanan mga farmer kung ilan na yung napisa sa kanya mga sisiyaw. Ayun, let's go. So yan mga farmer, oh, yan. Uy, dami na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piraso na pala mga farmer. Kanina to pagtingin ko ay 6 pa lang to, no. Yan, meron ditong itim, oh, manang-mana sa nanay nila. Tapos meron din dito na pula. Yan, sa tatay nila to mga farmer, oh. Yan, tapos meron pa dito. Patuloy pa mga farmer na namimisa, oh, yan. Yun, bago. Tapos meron pa dito, ayun, oh. Isa. Yun. Papipisa pa lang. So, marami na naman tayo nitong alagaan mga farmer. Baribagong blessings na naman. Yan. So, ito mga farmer, ano to? Yung mestizo na huluwano, yung ating inahin. Yun, may ingay yung mga big natin mga farmer kasi nga nagdedede, oh. Yun si Black Mama mga farmer. Ang ingay ng mga beef niya. Ayun. Hala. Hala, sige. Yun, makukulit mga farmer. Yun mga farmer, paliliguan natin to. Yung nanay ng first batch natin ng mga lahi ng Rhode Island Red natin, oh. Yan, paliliguan natin tapos pupurgay natin. Ayan, so gamit natin pamurga mga farmer itong Astig, no? Astig 50mg. Yan, so ito yung pamurga na gagamitin natin. Yan, let's go.
Kaya tapos pupurgayin natin. Yan. Yan, okay na. Yan, so humayo ka na at magpakarami. Ayun, so okay na yung mga farmer, makapag-mate na ulit yon. At makapangitlog ulit. So ngayon naman mga farmer ay maglalagay tayo ng rice hull dun sa kulungan ni Blacky, no? Kasi medyo maputik na rin. At syempre kapag umulan ay binabaha, so dapat lagyan natin ng dagdag na rice hull. Yun, so let's go. Update nga pala kayo mga farmer kay White Mama, no? So ika 4 days na ngayon mga farmer na naglalandi. So 5 days natin na naiwalay sa kanyang mga beak, no? Yan, so parang nakita ko na siya mga farmer ng sinyales talaga na mag-hit siya. So siguro bukas, no? Bukas ng umaga or hapon ay magsa-standing hit na siya. Kasi nga parati ko itong binabackride test mga farmer. At talagang unti-unti na nating nakikita na talagang malapit na siyang mag-standing hit. So update ko kayo bukas mga farmer. At baka ay magpakas na siya bukas. Ayan. So dito lang yung mga farmers sa ating mga seedling ng mga Madrid Agua, no? Ayan. So kung nakita natin wala pa talagang sibol, no? Pero check natin mamaya mga farmer kung may mga ugat na sila. Kasi nga huli yung tutubay yung mga sibol niyan mga farmer. So mauna dyan yung ugat muna. Ayan. So yan yung check natin ngayon. So kakadilig ko lang yan mga farmer. Ayan. Basa pa yan. Ayan, nadiligan na natin. At kung nakita natin mga farmer yung mga green na yan, yan. Ito green. Ibig sabihin na niyan mga farmer ay buhay sila, no? At may tumutubo na naugat. So ito, check natin to. Kung may sibol. Yan, so medyo matigas yung mga farmer, bunutin. Ayan, asos. Grabe. Kapal na ng ugat yung mga farmer, oh. Yan, ang dami. So ibig sabihin ng mga farmer ay talagang mabubuhay talaga to, no? So ito yung kagandahan mga farmers sa ating mga ayun, no, may sibol, no? Ito yung kagandahan sa Madrid de Agua mga farmer, kasi nga mabubuhay yun, no? So hindi katulad sa ibang mga tanim na mahirapan sa pagpapatubo, pero ito ayan, no? Yan, ang haba ng mga ugat yun. Okay, so babalik natin. Ayan, hukay lang natin para hindi masira yung kanyang mga ugat. Yun. Tapos tatakpan natin ang lupa. Ayun, okay na yan. So buhay na yan mga farmer. So masaya tayo kasi nga buhay. Ayun, kahit na maliliit kasi mga farmer, o yan. Kahit na maliliit lang. So ito kasi yung sobra na mga cuttings natin noong nakaraan. Kasi nga kulang yung mga plastic bag natin. Ayan, oh. Kahit yung pinakadulo mga farmer o pinakabata na sangay, tumutubo talaga. So walang nasasayang. So kapag ka nag-harvest kami ay dahon lang yung kinukuha namin, tapos yung mga sangay tinatanim namin talaga. Para ito, patay ito, wala to. Uy, buhay pa, oh. May ugat. Kala mo patay pero you know, natutuyot na kasi yung taas niya. Pero dito sa baba, yan, kung nakita natin may ugat. Yun, balik natin. Okay, so yan muna yung update natin ngayon mga farmers sa ating Madrid de Agua, no? Yan, sobrang dami. Siguro na sa 200 puno ito ba lahat mga farmer. Kasama yung mga naka malaking kaang na yan. So siguro bukas mga farmer or makalawa ay mag-start na kasi kami dito magpa-harvest mga farmer, no? So update ko na naman kayo dito sa aming mechanical dryer. Yan. So muli na naman yan nating makikita yung ating dryer na yan. Yun, may dumi pa ako. Pag-akyatan kanina. Yan. So sa mga hindi pa nakapunod dito mga farmer nung mga nakaraang video natin about dito sa ating GD dryer, ay lalagay ko yung link dito sa ating video sa description
para sa ganun, ma-check nyo mga farmer at may idea na kayo kung ano yung tinutukoy ko na ito. So ito yung isa sa mga nag-viral natin na mga content mga farmer, no? Yung pag-operate ng GT dryer, kasi nga maraming nagkagusto at maraming willing na bumili nito. Yan, so siguro sa mga susunod na lang natin na video yung sasabihin kung magkano yung presyo nito, no? So sa amin kasi nasa ano lang to, bigay sa amin ng DA, Department of Agriculture, sa cooperative namin. Ayan, at wala kaming binayaran dito, yung housing lang yung pinagawa namin. Yan, so isa ito sa mga nag-viral talaga mga farmer na content na ginawa ko. Siguro sa ngayon ay malapit-lapit na 100,000 yung views niya. Ayan, so dito talaga sumikat yung aking channel mga farmer. So hindi pa ako nagko-content na ng mga nag-alaga ng baboy. Ayan. Ayun, so bukas mga farmer or makalawa, start na kami ng harvest dito ng sa palayan. At update ko rin kayo. Yan yung mga baka namin mga farmer. Ayan, so kumakain. Yung kinakain nila ay diyami na pinagtreseran. Ayan, so meron na kasi dito mga farmer na talagang nag-start na mag-harvest, no? Ayan, masalamat tayo. Kumakain sila ng mga dayami na galing sa palay na pinagtreseran. Ayan. So ayun mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. So shoutout po sa inyong lahat. So bago tayo magtapos mga farmer, ay may mega love shoutout tayo, no, sa ating mga sulit na subscribers na lagi nag-aabang dito sa ating mga ginagawang uploads. Ayan, so shoutout kay Sir Ronald David. So isa nating kababayan yan. At actually ay kabaryo talaga dito sa amin. Shoutout din kay Sir Dicel Revesencio. Yan, isa din nating kababayan dito sa Aklan. So shoutout sa iyo sir. Shoutout din kay Ma'am Ethel Grace Baitos. Yan, so isa yan sa mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel na nagugustuhan daw nila yung mga ginagawa nating videos. Yan, pa-subscribe din ang mga farmers sa YouTube channel nila, Trigvan Farm TV at Agrivels Vlog, watching from Cebu. Ayan, so maraming salamat talaga sa walang sawang suporta na binibigay sa aking channel. So sa mga gusto magpa-shoutout mga farmer ay comment lang kayo sa ating comment section para na sigurado ay may shoutout kayo sa mga next vlog natin. At syempre make sure lang na nakasubscribe na rin kayo at pakisama na rin yung notification bell para every time na may bago tayong upload ay updated po kayo. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!